Magandang gabi mga kapatid, and for our short devotion for this evening, let us turn our Bibles at Psalm chapter 19 verses 1 to 14. At ito po ay babasahin po natin at dito natin kukuhanin ang ating text regarding our whole month theme na prayer and fasting. Basahin po natin ang Psalm chapter 19 at babasahin natin from verse 1 up to verse 14. It is about the law of the Lord is perfect. Sabi sa verse 7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing our heart, the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumption. Since let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Sa ating pagsisimula mga kapatid, let us come to the Lord in prayer as we study this word this evening. Thank you, Lord, for your word. Thank you for this time that we are going to study your word. Help us to realize and to see your message for us this evening. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa pag-aaral na ito ay makita namin ang inyong kagandahan at kabutihan sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, maybe these past few days, we are very consumed. Tayo ay nilalamon ng iba't ibang bagay or tayo ay mas nakatutok sa napakaraming bagay. Maaring ito ay ang ating mga personal na problema, mga personal na suliranin. Marahil ay ang entertainment, katulad ng telebisyon o panonood ng pelikula, o di kaya paglalaro, ang maaaring gumugugol o umuubos ng ating mga oras nito mga nakaraang araw o linggo. Maaari din naman ang ating trabaho o pag-aaral at napakamaraming pang intindihin sa buhay. Walang masama mga kapatid na intindihin natin ang iba't ibang bagay, pero alam niyo mga kapatid na ang labis-labis sa bawat bagay ay tunay nga naman nakakasama. Pero alam niyo mga kapatid, marahil sa isang Kristiyano ay pwede nating sabihin sa buhay natin kung tayo ay tunay ng pala tayo sa Panginoon, na merong parte ng buhay natin na nararanasan natin kung gaano tayo kalapit sa ating Panginoon. Kung paano na yung umaga natin, yung araw natin, ay nagsisimula na tayo lagi ay kumakapit sa Panginoon, lumalakad na kasama niya, at nandoon yung talagang tuwirang pagsunod natin, tuwirang pagsisisi natin, at makikita niyo po at alam niyo po kung kayo po ay nakaranas na ng ganito, na hindi lang ito masaya bagkus ito po ay nagbibigay sa atin ng lubos na kapayapaan at lubos na kasiyahan na tayo ay lumalakad sa Panginoon sa pagsunod sa Kanya, sa pananalangin, sa pagtingin sa Kanyang salita at sa pag-unawa dito at maging sa pagmamahal natin para sa ating Panginoon at sa ating kapwa. At hindi lingid sa ating kalaman bilang mananampalataya na totoong nangyayari ang bagay na to, na ito ay nagdudulot ng lehitimong kasiyahan sa ating buhay. Pero mga kapatid, ang katotohanan din sa pagiging buhay natin bilang mananampalataya ay hindi sa lahat ng dako ng panahon ay ganito ang nangyayari. Bilang tayo ay nasa katawan natin na makasalanan, ay talaga nga naman na araw-araw at palagian sa ating buhay ay naikipagtunggali tayo sa ating katawan na kung saan ito ay naghahangad ng ikaliligaya ng kanyang sarili. At bagkus ang ating espiritu naman ay ito dapat ay lumalakad ayon sa katuruan at kautusan ng ating Panginoon. Pero sa ganitong hakbangin, meron po tayong nakita dito na isang psalm ni David. Bilang si David mismo ay nakita natin sa kanyang buhay kung paano siya ay tinalaga ng Panginoon bilang siya ay maging hari, paano siya itinaas ng Panginoon, paano siya iniligtas ng Panginoon, ay hindi na bago sa kanya ang presensya ng Panginoon sa mga ganitong bagay. Hindi na bago sa kanya yung gaano kakapangyarihan at kadakilang Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. Pero makikita natin dito yung realization ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya,
kung paano niya higit lalo pang makikilala ang Panginoon. Marahil sa buhay natin, mga kapatid, ito sana ang maging dalangin natin. Kung meron man sa atin dito na nakakaramdam na ng dryness, ng pagkakaroon ng emptiness sa mga tao na tingin nila ay nasa peak sila ng kasiyahan nila bilang mananampalataya, araw-araw, mga kapatid, ay kailangan natin ng ganitong puso sa Panginoon. Alam niyo po kung anong naging realization ng katulad po ni David? Ito po yung nakita niya, yung ganda ng salita ng Panginoon, yung ganda ng kanyang kautusan. Paano niya po ito binanggit? Alam niyo po, ito po yung binanggit dito. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So nakita niya, mga kapatid, yung ganda ng kautusan ng Panginoon, yung ganda ng salita ng Panginoon. At kung ano na idudulot nito sa kanya at anong naibibigay nitong benepisyo sa kanya, mga kapatid. At nakita natin dito kung anong epekto ho nito, na kung tayo po ay nagkakaroon ng kagalakan sa pagsunod, sa pagtingin sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang katumbas ho kasi nito ay hindi lang humagbasa ng salita ng Panginoon. Pero nababasa po natin dito, ang tunay nga na nagagalak, ang tunay na may kasiyahan sa salita ng Panginoon ay hindi lang alam lang natin to. Hindi lang nakabisado natin to, kasi po dapat po talaga ay nagkakabisado ho tayo at pinagbubulay-bulayan po natin. Pero ito ang dapat na maidulot nito. The fear of the Lord is clean, enduring forever. This is one of his realization as we read the following verses. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Now, paano niya pinakita yung kahalagahan ng salita ng Panginoon upon this realization? In verse 10, more to be desired are they than gold, even much fine gold. So, inuna niya muna more any material things, no? In pleasure of material things or wealth. Yung gold po, ito po ay isang mabigat na metal na, o metal na may mataas na halaga, buhat pa naman ng sinaunang panahon. Na kumbaga, hindi mo mamaliitin tong bato na to, o mineral na to pag nakuha mo. At sinabi pa, even much than fine gold, kahit sa mas pinong ginto, ay higit na mas mahalaga ang kinumpara ang salita ng Panginoon. Ngayon naman, sa ibang pleasures, sabi dito, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Yung lasa ng pulot na higit sa pwede makapagbigay ng satisfaction sa ating panlasa o sa ating katawan. Kanina nakita natin yung maaaring yaman o material na pwede natin kamkamin. Ngayon naman yung pleasure na maaaring ibigay sa ating katawan. Alam niyo po, higit pa daw dyan ang salita ng Panginoon. Bakit daw nakita niya ang kagandahan nito? Ba't nakita niya yung ganitong pagkukumpara na higit pa niyang hindi ipagpapalit ang salita ng Panginoon kesa sa mga bagay na ito? Alam niyo po kung ano na ibibigay po nito sa verse 11. Moreover, by them is your servant warned, and keeping them, there is great reward. So he sees na itong salita ng Panginoon ay nagsisilbing gabay. Itong salita ng Panginoon ang makakapagbigay ng higit na timpala, o higit na premyo o kasiyahan sa atin. Sabi dito, who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant from also from presumption sins. Let them not have dominion over me, then I shall be blameless and innocent of great transgression. As you can see here, the desire of one who really loves the Word of God, who really meditates on the Word of God, is to follow them, is to obey those words, for he knows kung kanino galing ang salitang ito. He knows that these words came from a righteous, came from a holy, came from a faithful, came from a gracious, and came from a wrathful God against sin. At nakita natin na ang kasiyahang ito ay idinulot mula mismo sa salita ng Panginoon, sapagkat pinapakain nito ang ating kaluluwa. Ang kaluluwa, ang banal na espiritu na naninirahan sa bawat mananampalataya, ito ang nagsisilbing pagkain. Kaya ngayon nangyayari po nating fasting, friend fasting, hindi lang po ito about abstaining. It is what we are to gain. It's about gaining, mga kapatid.
It's not just abstaining but gaining. Ano ang makukuha natin dito, mga kapatid? In the absence of one meal, in the absence of these foods, in the absence of technology or entertainment or any consumption that we can have that will instantly gratify us. Yung mga bagay na inalis natin ay maaari makapagbigay pa pala at magdulod ng mas marami sa atin, kagaya ng pag-aalis natin ng mga bagay na makakapaglibang, makakapagbigay ng kaaliwan sa atin, ng mabilisang kasiyahan. Ito ay inaalis natin sapagkat gusto nating makuha ang nakahihigit sa mga bagay na ito. At ito ang dulot nito, mga kapatid. Ang naidudulot nito ay tayo nagiging mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon na kung saan kinikilala natin ang ating mga kasalanan sa kanyang harapan. Kinikilala natin na kailangan natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at higit pa rito ay nagiging hangarin ng ating puso na huwag tayo mapagharian ng mga pansamantalang kasiyahan na ito, sa mga kasalanan ito, sapagkat ang hangarin ng mga taong lumalapit sa Panginoon ay maging katulad niya. Nakakatulad ng kanyang liwanag, ng kanyang kabanalan, katulad ng kanyang kabutihan, ng kanyang katwiran, ay ganun din tayo, sapagkat ito ang hangarin natin. Yes, we walk not as perfect as we can, but we are aiming to be perfect because we look to God who is perfect. And last, makita natin yung meditation ng taong nagsulat nito sa verse 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. In the end, we will depend on God as we take this prayer and fasting. And every day in our lives, of course, we are dependent upon God's grace, in His means of grace like the Word of God, the fellowship of the believers, through prayer, and through the encouragement, at the same time yung rebuke ng ating kapwa mananampalataya, ay sa pamamagitan nun, ito ang ginagamit na biyaya ng Panginoon, yung pag-aaral natin salita ng Panginoon, kagaya ng ginagawa po natin ngayon, sama-samang pananalangin, yung fellowship nating mga mananampalataya, yan po ang ginagawang kasangkapan ng Panginoon sa kanyang biyaya upang tayo ay mapaalalahanan at lumakad ng katanggap-tanggap sa kanyang harapan. At kung tayo ay mamumuhay ng tunay na may banal na pagkatakot sa Panginoon, ay hindi lang po tayo nagkakaroon ng pagbabawal lamang sa ating sarili. Hindi lang po ito paghintulang ng bagay. Bagkos tayo po ay we are compelled by love. Tayo ay itinutulak, tayo ay sumusulong, sapagkat tayo ay pinangungunahan ng pagmamahal ng Panginoon at pag-ibig para sa Kanya. Naging posible ang ganitong puso sapagkat ito'y binago ng Panginoon mula sa Kanyang salita sa pamagitan ng makapangyarihang gawa ng Panginoon sa banal na Espiritu na pumasok sa ating katauhan, ay tayo may panibago ng katauhan na tayo ay hindi na sa ating katawan kundi para sa Kanya. Kaya mga kapatid, as we remember that we are doing this prayer and fasting, let us remember that first, it's not about just abstaining, but it's all about gaining. And what we are going to gain? We gain Christ more in our life. Hindi natin ginagawa itong ritual para sabihin na, ay hindi, mas magiging malapit ako sa Panginoon. But we are denying ourselves here, as God wants us to deny ourselves. Maraming bagay natin mapapakita ang pagde-deny sa sarili, hindi lang po sa fasting. Pero this is one of the ways that we're going to break ourselves down, to humble ourselves, and muli tumingin sa Panginoon na ikaw lang ang makapagbigay ng ultimatong kaligayahan para sa gagayong. At hindi ang pleasures ng katawan ko ang siyang higit na makapagpasaya sa akin. Ganun din pang ang ating mga ginagawa na prayer and fasting is not just for abstaining lang, but about gaining, and it's all about coming back to the fellowship, to that sweet fellowship, and to turn our eyes to the sweetness of that fellowship with Christ. Remember that He is compared as rock, and He is our Redeemer. So He is our shield. Ito ang matibay na bato, kailanman hindi ito matitibag. No, mas ang Panginoon ang matibay nating bato at siya ang ating tagapagligtas. Sapagkat hindi magiging posible ang paglapit sa Panginoon kung wala si Kristo na nambuhay para sa atin at nabigay ng buhay niya
para sa atin. Kaya mga kapatid, as we take every moment of our lives, higit nating hingin ang pangunguna at ang paggabay ng ating Panginoon. If we need to deny ourselves every day, yes, we need to deny it because it is God wants us to do, let us do so. And if you think that kailangan mong i-practice lagi ang fasting, it is for your spiritual benefits, it is for your fight against sin, you may do so. Sapagkat ang nais natin dito ma-achieve is not just for us to boast of what we practice, ipagmayabang kung ano ang ginawa natin, ang pag-aayuno ay ginawa ko, o ito ay pinangalandakan ko. Tandaan nyo na hiningkayat tayo na hindi makita ang pag-aayuno, o hindi natin ipagkalat kung anong ginagawa natin sa Panginoon. Bagkos ay ito ay manatili sa atin lamang. Although sa ating church ay we have the corporate fasting, pero kung ito ipapractice nyo sa sarili nyo, ay hiningkayat ko na ito ay gawin ninyo ng personal. At ito ay makapagdulot nawa sa atin ng higit na kaligayahan sa piling ng ating Panginoon. Sa paglapit natin mga kapatid sa ating Panginoon, it is not just fasting but also about prayer. At ito ay sumasalamin sa pagdepende natin araw-araw sa ating Panginoon. Because we cannot help ourselves but only God can help us and we need to follow Him and be obedient to Him. Kumbaga ay tayo sumusunod sa Panginoon pero kung tunay na mahal natin siya ay talagang susundin natin siya. At ang tunay na kaligayahan ay nasusumpungan mula sa kanyang salita at pagsunod dito. Nawa mga kapatid, sa pag-aaral natin ito, sa maiksing pag-aaral natin, ay muli matuon ang ating paningin sa kagandahan ng ating Panginoon at sa benepisyo ng pagsunod sa Kanya at makita natin ang ating sarili na sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay pinapaalala natin sa atin ito na hindi na tayo mamamayan ng mundong ito sapagkat may aantayin tayong pagkamamamayan na kailanman ay hindi mawawala sa atin sa kaharian ng Panginoon. At ngayon pa lamang sa lupa ay nihingkayat na tayo na mamuhay ng katulad ng gayon. Mga kapatid, tayo magtatapos sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, sa gabing ito ay kayo po ay aming pinasasalamatan at pinapupurihan. Tunay na kayo po ay madakila at maluwalhati sa aming araw-araw na buhay. Humingi kami ng paggabay at tulong sa inyo sa paraan na ginagawa namin ang aming pag-aayuno at pananalangin na ito ay gawin namin na may kasiyahan at gawin namin, Panginoon, na may pagpapakumbaba. Salamat Panginoon sapagkat itinuro niyo ang mga bagay na ito hindi upang basahin o pag-aralan lang namin bagkos ito po ay may sa buhay namin at ito po ay maging kapakipakinabang sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyong kabutihan at sa inyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po mga taga-ACCC and see you again this Sunday for our worship service. Sa mga youth natin, we have our Zoom service sa ating Accelerate. Magandang gabi at ingat po tayong lahat.